Ceilings, yan ang pag-uusapan natin today ngayong araw, my dudes. Anong materyales ang pwede gamitin, paano ikabit, spacing ng framing, at madami pang iba. Okay, so simulan natin sa ating ceiling hangers, which is itong rod na naka-embed sa ating slab. In our case, mga dudes, nakabaon itong ceiling hangers namin sa semento. So, sinabay namin ito sa pagbuhos ng slab. Gumamit kami ng 10mm square bars na naka-bend na pa letter L. Then, saka yung in-anchor sa bakal ng slabs before pouring. So, yung ginagawa ng iba sa ganitong mga ceiling hangers ay binubuhusan muna nila yung slabs, and then saka sila magdi-drill dun sa ilalim. Then, i-insertan nila ito ng threaded rod hangers or ng expansion bolts. So, ang advantage ng ganung method ay mas mabilis siya and flexible yung locations nung inyong mga ceiling hangers. Although, personally, I think mas matibay yung method namin. Kahit anong isabit nyo dyan sa ceiling hangers namin, hindi basta-basta may hila yung mga bakal na yan. Now, ang disadvantage nitong method namin ay mahirap gawing pantay-pantay yung haba ng ating rods. That is why nag-weld pa kami ng 1/8x3/4 flat bar sa ends nila, and doon na kami mag-a-adjust ng length discrepancies. So, yung flat bar na yan yung hawak dun sa aming ceiling channel or carrying channel. So, ganito yung itsura niya, my dudes. At yung sukat ng gamit namin dito ay 1/2 by 1.5 inch by 5 meters kahaba. Now, ang purpose ng ceiling channel na ito ay dyan ikakabit ang ating main framing system, which is itong mga furring channels. So, to attach those, meron tayo nitong tinatawag natin na W-clip, which you just attach like so. Boom, pwede siyang tiklopin lang by hand. Pero, ang ginawa namin is, makita nyo, ni-rivet din namin siya para secure talaga. Now, para sa spacing nitong ating furring, perpendicular to our carrying channel, nakaspace sila at around 406 millimeters. So, ganito yung spacing para saktong tatapat yung boards natin kada apat na furring. Then, para naman sa ating mga pahalang na furrings or transverse furrings, but some people call this noggins, according sa spec sheet ng ginagamit naming boards, we could space this at around 2.438 meters or roughly 8 feet. Take note, my dudes, itong spacing nito ay depende sa ceiling material nyo. So, for our ceilings, 3.5 millimeter thick na fiber cement boards ang ikakabit dyan. Now, one of the problems dito sa Philippines ay ang molds or amag dahil nga sa moisture. That is why I tend to avoid organic materials like untreated na plywood. So, common telltale signs ng molds ay ang mga dark spots and medyo may nangangamoy dun sa mold-infested na thing like your ceiling or your walls. Now, ano ba ang sanhi ng mold growth or pagtubo ng amag? So, mainly, constant 70% relative humidity ang cause nito. So, hindi ito yung gano'ng ka-down-to-earth yung mga kapamilya mo. Relative humidity yon. Jokes aside, to put it simply, relative humidity or RH is kung gaano kabasa yung hangin. So, dito sa Philippines, on average, above 70% ang ating relative humidity levels all year round. All year round, which is not good kasi in as short as 3 days, pwede na mag-multiply ang moldsters sa ceilings and walls nyo. So nabasa ko sa interwebs na kaya sirain ng molds gradually yung mga bagay na tinutubuan nito. So, para makatipid at makaiwas sa potential health problems, it is best to prevent damage to your homes by controlling the moisture at pag-eliminate ng mold growth. Luckily, meron tayong materials na pwede gamitin to minimize yung mold growth. One such material is the Hardiflex Next Gen with mold block technology na durable at mold resistant fiber cement boards na pwedeng gamitin sa walls at ceilings ng bahay nyo. Now, alam ko yung iniisip nyo. Pwede naman linisin ang mold sa kisame at pader. Bakit kailangan ko pa nito? Ah, yes. Napakagandang katanungan yan. Pero tulad nga nung nabanggit ko kanina, in as short as 3 days, pwede na bumalik ang molds. So twice a week ka maglilinis? You do not want that. Good thing ang Hardiflex Next Gen with mold block technology ay nire-reduce ang risk
of having to repair or replace the interior linings ng ceiling or pader na apektado ng toxic black mold growth. So, if you guys want to know more about Hardiflex Next Gen Fiber Cement Boards, visit nyo lang yung Facebook page nila or their website. Anyway, balik tayo ulit sa ceiling, my dudes. So, bago natin may kabit ang ating mga boards, may mga parts pa na kailangan natin ilagay. Sa simpleng flat ceiling na walang reveal, we use this wall angle na 1 inch by 1 inch by 10 feet long. So, yung binibili namin na itong may fold along the edges, as you can see right there, para mas rigid siya. Although, mas mahal nga lang yung ganito. And as you can see, mas matigas siya and mas maganda tignan. So, let's say gusto nyo naman ng ceiling na merong shadow reveal or may shadow gap tulad ng skypad ni Madude Slater, meron tayong W-type na wall angle for this. Kagandahan nito ay hindi na natin kailangan salpakan ng boards ito. Pintura na lang agad. Now, after all is said and done, pag naikabit na natin ang lahat ng ating ceiling framing things, time to attach the boards. So, ang Hardiflex in particular ay may specification sila para sa spacing ng screws. Para sa joists or itong ating main furring, yung spacing na recommended nila for that is 175mm minimum. Then, para sa mga transverse framing naman natin or sa mga noggins, 200mm yung spacing na nire-recommend nila for that. Tapos, magmula naman sa edge ng ating board, at least 12mm yung distansya ng ating screw. At magmula sa kanto, 50mm yung distance. And they also recommend using the official Hardy screws, which are specifically designed para sa Hardiflex boards. And ang kagandahan nito ay self-tapping na rin itong mga screws na ito, which is nice. Now, one thing to look out for, my dudes, pag nile-layout nyo yung framing ay kung saan tatapat yung lighting fixtures nyo. So, kung surface-mounted ang lighting fixture nyo or pendant type, typically, tinatapat namin ito sa mga furring, ideally, malapit dito sa intersection niya ng ceiling channel. Dito kasi yung pinakamatibay na points and less ang pagsag ng board pag dyan nyo tinapat yung mga lighting fixture nyo na surface mounted. Now, pag recess naman ang ceiling lights kung saan nakalubog yung part ng ating ilaw, sa loob ng ceiling ay as much as possible, iniiwasan ko na itapat yan sa ating mga framing. Para yung board lang ang kailangan i-cut. So, nilalagay ko siya usually dito. Yan, sa part na ito. That way, we do not have to worry about cutting the framing, which will reduce the strength ng ating ceiling. The dog agrees with me. Sabi niya, yes, tama ka dyan, Lian. Speaking of iniiwasan, bakit mo iniiwasan i-click yung like button? I-click mo na yan para gumanda ang ceilings ng bahay nyo. Ano daw?